Ito na po si ano, si Kuya Dumandan. Hello Kuya, kumusta na? Alam niyo po, itong si Kuya Dumandan po ay sobra pong pinagdadaanan po talaga niya. Sobrang hirap, financial, grabe po kasi nakailang ano na kayo, yung nag-positive. Tatlong beses na kayo nag-positive. Grabe po talaga yung pinagdadaanan. Alisin niyo po muna yung ano. Sobra po talagang pinagdadaanan ito ni Kuya ano, Dumandan. Grabe po talaga, nagtatlong beses po siya nag-positive. Isang dialysis patient po siya talaga na grabe po. Sobra po talaga siyang ang pinagdadaanan po niya talaga na halos po ari-arian po talaga nila ay binibinta na po ko. Yan ang balitaan ko. Nagbibinta na daw kayo ng lupa para lang talaga mapagamot si Kuya Dumandan. Pero matagal ka rin po namin hindi nakikita, Kuya. Lagi ka bang na-admit? Oo, lagi ako na-admit sa IMSO, sa Tansa, sa Gasmarinas. Kung saan-saan na lang po talaga na-admit si Kuya. Kaya matagal na po rin namin kasi kasamahan po namin ito pang umaga. So ilang buwan po namin hindi siya nakikita kasi sa sobra po talaga, tatlong beses po siyang nag-positive. Tapos marami pa rin po siyang nararamdaman. Hindi lang ano. Tapos ngayon si Kuya, naapektuhan na rin niya yung, ano yung mga buto mo, Kuya? Hirap ka na rin maglakad? Hirap na rin maglakad si Kuya. To, ano mo yung ano mo? Tingnan mo, ganyan. Ito yung braso ko. Tingnan po yung braso niya. Iba na kulay. Di po uupirahan yan, Kuya? Na-upirahan na? Hindi pa. Wala pa akong pang-paupira. Ano mo, Kuya? Yan. Yan po, yung kamay niya. Kasi sa buhay dialysis po ay, pag matagal na po talaga nadadialysis, umiitim po yung kanilang balat. Ayan po. So si Kuya Dumandan po ay napaka, grabe po yung pinagdadaanan po niya. Sobra. Sabi nga ni Dr. Willie Ong, ang buhay dialysis po ay ano, paubusan ng pera, paubusan po ng kayamanan. Ganyan ang buhay dialysis po. So, ang buhay dialysis po ay kanya-kanya po talagang kinakaharap kami po. Sobra. Grabe po. Kaya ito si Dumandan, si Kuya Dumandan. Alam niyo po, sa tagal na po naming hindi nagkikita, ang akala po namin talaga, kasi may nagbalita na kinukuha na daw po siya ni Lord. Pero kabaliktaran po pala kasi nga kung saan-saan na lang po silang ospital, lahat po mga ari-arian pinagbibinta na. Siyempre, ganun lang naman talaga ang malatin sa buhay, kailangan gawin lahat, mabuhay lang. Ganun po talaga ang buhay dialysis, paubusan daw ng pera, ika nga, sabi ni Dr. Willie Ong talaga. Para lang mabubuhay talaga. Ayan. Tapos, hindi nga namin akalain makasurvive talaga si Kuya Dumandan. Kasi sa grabe yung pinagdadaanan po talaga niya mga kamamsi, mga kapidni dyan. Na ICU. Ilang beses ka na ICU, Kuya? Wow. Biro mo po, tatlong beses na ICU si Kuya Dumandan. Grabe po talaga ang mga ano niya. Yung mahal sa buhay niya, hindi alam kung saan. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng panggastos talaga. Lahat ng ari-arian na benta. Pero okay lang yan po, basta mabuhay lang yung mahal natin sa buhay talaga na lahat gagawin, mabubuhay lang tayo talaga. Sa totoo lang po. Kaya grabe ko yan, no? Pero talagang bliss ka pa rin ni Lord kasi sa nangyayari sa'yo, tatlong beses nag-positive. Tapos tatlong beses na ICU si Kuya. Grabe. Grabe po ang pinagdadaanan ni Kuya Dumandan. Pero nandito pa rin po talaga siya, lumalaban po sa kanyang sakit. Kaya nga sabi ko talaga, laban ng laban lang talaga tayo. Kasi nandiyan naman si Lord. Hindi naman tayo pababayaan. Kung bago po kayo sa aming channel, subscribe lang po. And i-click nyo na lang po yung notification bell para maging updated po kayo sa aming mga video. Ayan na po si Kuya Dumandan po. Yan.
Sobra. Tapos, di ba kuya, ooperahan mo pa yung ano? Alam niyo po, dapat yan, ooperahan pa yan, pero hindi pa po talaga niya na... Ito yun, may kuha pa malakas. Oo. Sinibara po yan. Ayan, may bara po kasi yung ano niya. Hindi kaya, hindi na masyado ganun talaga. Noon kasi sobrang maga po talaga yan. Hindi po talaga maupi-upirahan kasi walang wala na talaga as in. Sobra na po talaga silang... Sobra po. Ano, kasi lahat po, nabibinta na po talaga yung ari-arian nila. Ayan, si Kuya Dumandan. So, kahit kumikirot po, talagang tinitiis na lang po talaga niya kasi gawa nga talaga na... Siyempre po, gusto na talaga tayong mabuhay. So, kailangan talaga magtiis. Pero kailangan din talaga upirahan po yan kasi sa sitwasyon po kasi ngayon ni Kuya, hindi pa siya maupirahan kasi tatlong bisis na ICU. Tatlong bisis na nag-positive sa COVID. Sobrang pinagdadaanan ni Kuya. Ayan po. Tapos yung kabila naman po niya, maliit lang po oh. Diyan tinutusukan ulit Kuya kasi panibagong opera na naman niya. Ayan ni Kuya Dumandan oh. Pero po dati ako dito sa leeg. Oo nga, dati sa leeg. Tapos ito, iba oh, kakaiba. Tingnan niyo po mga kakid ni mga kamamsi dyan. Yung isang ano niya, ayan po, sobrang nangitim po yung ano niya, kamay. Ayan. Ayan po. Ikumpara po sa isa. Sa isang ano po, sa kaliwang ano, kanan. Sa kanan po, hindi naman nangingitim. Ito lang po. Ayan. O, kakaiba po yung ano niya, tingnan niyo po. O. Nag-iibang kulay po. Ang kanyang ano, ayan. Pero yung isa naman po, hindi. Mm-hmm. Ang buhay dialysis po ay napakahirap po, napaka-financial po. Sobrang sacrifice ng pamilya. Pero ganun lang po talaga ang buhay natin. Kailangan lumaban. Kasi pag hindi tayo lalaban, wala. Kabi-kabila utang. Ganun lang po talaga ang buhay talaga. Mabubuhay lang yung pasyente talaga. Katulad ni Kidney Say, yung anak ko, sobrang din ka-financial. Diba may video din po ako na minsan hindi nadadialysis kasi talagang as in wala. Kasi sa sobrang financial po talaga nila. So ang buhay ay kailangan laban lang tayo. Sige na. Ganun po ang nangyayari kay binigyan nila isang tao kay Kuya Dumandan po talaga. Ayan. Yung mga iba po naghihingala na. Ayan yung isa rin po hingal na. Ayan po. So, ito na po. Skin me say. Hanggang sa muli po. Bye. God bless.